guys, welcome back sa ating YouTube channel. So HMH TV, yo, nandito kami naman sa ating YouTube channel. So bago natin simulan yung ating topic video, so maraming salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta. So nakuha na natin yung Google AdSense. Yan, nakuha na natin. So maraming salamat, kung hindi dahil sa inyo mga supporters namin, hindi namin makukuha to. So sana tuloy-tuloy lang yung pag-asensya natin sa susunod sahod naman na, diba? So ayan, umaya na yung video, intro na muna, pasok! Natapos ko yung ating intro. So yan, ano nga bang topic natin for today? So for today's topic is how to play safe and proper your drone. So ito nga pala guys, clarify para sa mga hindi pa nakakaalam ng ating YouTube channel, is aerial shot siya and drone, parang ganun na rin yung ating content. So pwede naman tayo mag-change, kaso wala pa naisip eh, kaya tamang gato na. So ayun, tama na, So ayan guys, sobrang ganda ng panahon. So parang isa na rin to sa pinakamagandang tip kung beginner magdo-drone ka, yung gantong panahon. Pero sige, simulan natin. Tip number 1. So huwag kang magpapalipad pag super ganto ka init, kasi based on may ano na rin eh, mga tropa. So super sa mga daw magpalipad, dad, maapektuhan yung motors mo, ganyan. Sit nyo naman, ito mukha ko, diba? So, maapektuhan yung motors, yung battery mo, mag-iinit, like, parang mabilis siyang mabloated, ganun. So, mas okay kung, siguro, umaga, and, yung kahapon, yung, ano naman, yung mga siguro, I think, 3 p.m., ganun. So, yun yung isa sa pinakamagandang, pwede ka magpalipad kasi para na rin sa safety yun. At saka guys nga pala, sorry magala, wala tayong tripod eh. So yun nga pala sa isa nating wait lang ha. So yun guys, nakakuha tayo ng patungan. So ayan, hanggang na tayo, nandiyan na siya sa puno ng mga may mga ugat. Sinukso ko na lang yung cellphone ko. So tuloy natin. So isa sa tip na magpapalipad ka is yun nga, huwag yung super init na ganito. Yung super init like uhaw ka ganun. So huwag naman yung ganun, kasi bukod sa battery at motors ng drone yung apektado, ay yung camera din. Kung I think ito naman para sa akin lang to ha, ito yung sa tingin ko lang. I think kung kung gimbal man yung mo, parang magkakaroon siya ng siguro sakit ng gimbal ganun, hindi kaya yung camera. Parang hindi mo makikita yung clarify, stabilize, ganun ng camera. So tip number 2 na sa video. Nakita nyo na yung ating tip number 2. So yun nga, yung cloudy, ganyan. So actually, talagang tinaon ko yun. Yung cloudy, ganun. Tapos yung yung may ibon, tapos yung hindi magandang panahon, ganun. So parang isaalang-alang na rin natin yung para sa drone natin. So parang isa lang yung sa makakaiwas yun ng failure ng ating drone. So kasi diba pinaghihirapan naman natin yun, kahit sabihin mo toy grade, normal grade, at saka mga higher grade drone. Basta drone yan, syempre kahit kanina man galing yung pera natin, pinaghihirapan yun ng pinanggal. So yan, tama na mga eme-eme. So tip number 3 is yan, tulad na nga ng sinabi ko kanina, huwag ka magpapalipad kung ang weather is mahangin. O, andun na ako, clear tayo, ganyan. Siguro, clear sky, may katamtamang init, katamtamang kulimlim, ganun, pinagsama. So parang napakaganda sa pangaramdam magpalipad. Pero, kung windy naman, yung, I think yung mga, makikita nyo naman yung mga puno eh, yung parang, ganyan. Makikita nyo naman yun eh. Pero huwag nyo nang subukan magpalipad, kasi for me 50% na makuha nyo pa yung drone or
hindi na. Kasi kahit GPS yan, brushless yan, nagpa-fly away yan eh. Hindi naman natin masasabi kahit sabihin DJI brand yan, low brand yan. Kasi di ba, kahit ano yun, syempre may ano pa rin yan, may kahinaan pa rin yan. So yun naman para sa akin, mas okay talaga yung super windy. Huwag na lang natin ipilit yung mga ganong bagay. So nakamunod eh. Huwag na natin ipilit yung mga ganong bagay na like gustong-gusto mo kumuha ng alien chips at hangin. Siguro tama yung katamtamang hangin din. Pero yun naman eh, ano lang, kung gusto niyong gawin, diba? Parang nag-advise lang ako. Pero katamtamang hangin siguro, like yung mga ano lang, hindi naman yung super heavy wind eh. Kasi karamihan naman sa mga pilots alam na talagang bawal yun. Yung tamang hangin lang yan, pwede ka magpalipad lang. Pwede yun. So, tip number 4. Yan. Mga bang tip number 4 guys. Tip number 4, huwag ka magpapalipad sa labi. So, parang based on my research, naka ano yan sa kaap eh. Parang iniano nila yung batas nyo na huwag ka magpapalipad sa gabi. Any drone yata yun eh. Parang hindi naman bumabasa sa timbang o ganun, mga kilos. Parang any drone talaga, kahit anong drone, bawal magpalipad sa gabi. Yun yung ano, na ano ko sa research ko. At saka sa mga ano, tropa natin dyan. So guys, bago natin ituloy yung tip number 6, kung gusto nyong sumali doon sa aming FB group, marami tayong mga kaibigan doon, mga siyempre mabait naman sila, mabait, tapos ano, makaka-jamming mo gano'n sa mga bagay-bagay. So kung drone pilot ka, ilalagay ko sa description link yung ano, FB account ni Raven. So meron siyang YouTube channel, Raven, ano nga tayo, Raven yung isang vlog ata, ganun. So ilalagay ko na rin sa description yung ano din. So, at saka yung iba pa namin kasama doon sa group ng mga vlogger din, para naman makatulong tayo kahit paano. At saka kay ano, shoutout nga pala kay MacNute TV. So yan, nasa description din yung link. Supportahan nyo na yan guys. Isa sa matagal ng vlogger yan, pagkakita si Kuya MacNute yan. Subscribe nyo na guys, masaya mga video niyan. At saka yan, tuloy na natin. Naka-video din yung tip number 6. So, pasok na! Napanood nyo na ang ating tip number 6 na ba? 7? Sige, 6 na lang. Tip number 6, napanood nyo na. So, yan, like may mga birds, may mga wak. Kahit sabihin natin takot sila, yung ano eh, may na ano ako eh, may na share ako doon sa group ng Drone Club Philippines. Ganun. Nagpalipad siya. Tapos napalapit yata niya doon sa may tree, sa may hugad nung mother na wak. So, yun ang nangyari, dinagit yung drone niya tapos nag-crash. Pero nakabito yung pag-crash siya. So, parang isa na rin sa mga naisip ko na tips pa para mapangalagaan ang ating drone na iwasan ng crashing, gano'n. So, pinaka-tuli sa lahat is huwag ka magpapalipad kung baguhan ka lang yung mga maraming trees, like ilo-low altitude mo lang, kasi pwedeng sumabit o pwedeng parang pag-iingat na rin ganun. Sinama ko lang dito sa video na to, baka sakaling makatulong, diba? So tip 7 na lang tayo, diba? Okay. Tip number 8, so ito na talaga pinakahuli na to. So
Huwag ka mag-go orbit mode, lalo na kung ang drone mo is, lalo na kung wala ka pang gasing yung experience, like, yung super, ano ka talaga, sa ngayon na kamalan mo. Huwag ka mag-go orbit mode nang may mga obstacles. Mas preference ko, guys, sa open field, like, hindi naman siguro sa park, pero kung pwede naman siguro papayagan kayo, pwede naman siguro, open park, ganun. Tapos, basta, o di kaya yung ano, yung palayan, ganun, open field yun, basta hindi basa yung ano, yung palayan na ano, para kung sakali mong mag-crash, ligtas, crash lang, crash. Ano pinapasok sa utak nyo, joke lang. So, yun nga, yun, parang that's all for today's vlog, konting tips, yan yung 8 tips para makalipad ng maayos ang ating drone na pangalagaan. So, guys, ano, pahabol, bago natin i-end ang video na to. Pagkatapos nyo palang gumamit, like, syempre, diba, nag-iinit yung drone natin. Huwag nyo muna ilagay sa bag. At least mag-tira kayo ng mga siguro matagal ng 10 minutes, nasa labas siya lumalamig. Tapos, tanggalin nyo rin, guys, yung battery. Para pareho silang makasingal ng ano nila, hit nila. Kasi para mapang ano, hindi ko rin alam, pero para sa akin yung pag kinalag mo yan, yung battery na total. Battery niya is hindi mabobloated kasi parang maka fresh, makahinga na maluwag. Maluwag. At saka yung drone, makakaano siya ng maluwag kasi parang makakalabas yung mga init nila. Lalo na nga, nagpalipad kayo ng ganito kung talagang kailangan. Pero, siyempre, talagang kailangan natin gawin ng mga ganun bagay. Like, yun nga, yung... Lahat na ako masabi. So, that's all for this video. Maraming salamat sa panunood at suporta. So, yung mga binanggit ko ng pangalan, Raven Hazen Vlog, nasa description link. At yung iba pa natin mga kasamahan sa group na nag-vlog, ilalagay natin yan dyan sa description link. So, subscribe na sila. I-like ang mga video nila, guys, para... Okay, at saka yun nga kay mga Cute TV, at saka yun, subscribe nyo yan, sobrang saya ng mga video nyo, at saka yung kay Raven Prince na FB account, ilalagay ko na din sa description link, guys. I-add nyo na lang siya if gusto nyong sumali o magpa-add doon sa GC na ginawa namin, kasi for just fun lang naman, ganun, sharing ng shot, ganun. Tapos kung ano, pero parang mas ano na rin sa beginner kasi may mga nakasali naman na ano dun eh, may mga alam na rin sa droning ganun. Mga years na sila ganun, mga years droning na. So may mga may advice sila kung talagang kailangan mo na advice. So ito na po nagtatapos ang ating video, HNH TV. Please like to share and subscribe na yan kung nagustuhan mo ang video na to. At kung may kilala ka mga gustong mag-drone pa lang, beginner pa lang, i-share nyo na to para kahit konting tips na siguro magagamit or hindi ko rin alam, pero at least ginawa natin yung best natin, meron tayong maitutulong sa ating kapwa. So para yun nga, hindi nga maaarating sa pwesto na to, kaya tatayuan ko ngayon kung hindi dahil sa inyo, 1.3k subscribers, guys. So maraming salamat sa inyo, sana tumaas pa yan, at saka sana next month sahod na, no, para may raffle tayo. Bekena man, YouTube. Bekena man. So, dito na nagtatapos. Tama ng mga MMM na to. Kita kayo sa next vlog, guys. Bye-bye.